Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa ating sambang gabi. Salamat na we can share testimonies of our brethren, showing po kung gaano po kadakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Ang purpose nitong ating testimony po ay upang mag-glorify po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. King Solomon in Ecclesiastes 12:1 says, "Remember your Creator in the days of your youth." So, ang sinasabi dito na habang bata pa tayo, iisik na natin ang Panginoon, kilalanin natin siya, and we have to serve Him with all our heart, with all soul, with all our strength. So ito po ang nagmamatter sa atin. Habang bata pa tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay si Tonel Racasa. Siya po ay isang kabataan, in fact 15 years old lang po siya. Siya po ay naglilingkod sa Jewels Fellowship and Ministries. Siya po ay isa sa mga musicians at isa po sa mga tambourine dancers. Hello, Tonel! Ayun, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Tonel, salamat sa opportunity na mag-share ka ng iyong testimony at maging inspirasyon ito sa ating mga kabataan. Tonel, pwede mong i-share sa amin kung paano mo nakilala at kailan mo nakilala at kailan mo tinanggap ang ating Panginoong Jesus as your Lord and Savior? Okay pa. Nung naalala ko po, nung 11 years old po ako dito. Before po siya lang, 2019 po na camp church po. Nang Steve 2019 po. Doon ko po inaccept si Lord as my then Savior. Kasi po, my mom, kinausap niya po ako and, you know, nag-usap po kami, nag-preach po siya sa akin. And sinabi niya po how fame, money, and the world are just temporary. But knowing Jesus and relationship with Him is eternal. So, yun po. And nung tinatap ko siya, naisip ko po na, I'm... So, the only way I could be saved is through Jesus. And then, pagkatapos po na nag-break po. And yun po. Dun po yung tinanggap ko po si Lord. Yes. Salamat sa Panginoon. Actually, 11 years old ka pa lang noon, ano? So, ngayon, 15 years old ka na. Tapos, Tonel, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus as your Lord and Savior, ano ang mga pagbabago na nangyayari sa iyong buhay? Ano ang mga blessings na tinanggap po sa Panginoon? At paano ka nag-decide na maglingkod sa Kanya at the very young age? Mga changes po, like, I felt na with Jesus, I felt inner peace and true joy po. Parang, nung before noon, parang I felt po na, parang wala po, hindi po ako whole, in a sense. Parang ganun po. Pero with Jesus, parang I felt complete na po. Na, with Him po, no, I'm truly, I have peace. And yung mga blessings po, sa church and sa school, he guided me through my tournaments and sa school rin po, and I got good grades rin. And yung ministry po na pinagsiserve ko, I'm serving in the worship team. I'm played and nagda-dance po ako as tambouriner. Yan. Salamat sa Panginoon na patuloy na naglilingkod ka sa Panginoon. Tonel, pwede ka bang mag-share or magbigay ng word of encouragement para sa mga kabataan na katulad mo na sila din ay maglingkod sa Panginoon?
Masishare ko po ang isang verse po na feeling ko po very fitting po dito sa question na to. Galing po siya sa Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Kasi po, when you submit your plans and decisions to God, He will guide and lead you to the right path. Amen, amen. Salamat, Tonel, sa testimony mo. It's just a brief and concise. Nakita ko naman kung paano ka naglilingkod sa Panginoon. Hindi yung madali, every Sunday tumutugtog ka, no? Tsaka sumasayaw as one of the tambourine dancers. Pero andun yung kagalakan para mag-serve sa Panginoon. Salamat sa iyong testimony at nawa, Tunel, ay patnubayan ka lagi ng Panginoon sa iyong pag-aaral, sa iyong buhay, at yung testimony mo ngayon ay magiging inspiration din sa mga kabataan para kilalanin nila ang Panginoon at pagsilbihan nila ang Panginoon. Joyfully serving God and with all your hearts. Salamat. So, mga kapatid, salamat sa panahon na ito. Salamat na nakapakinig ulit tayo ng isang testimony mula sa isang kabataan kung saan nagpapakita na ang Panginoon po ang may pagkapangyarihan sa ating buhay. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat, Tonel. At mga kapatid, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon. Indeed, the Lord is so good, so wonderful, so wonderful and so faithful in our lives. Kaya, God bless us all, mga kapatid.